sa mahigit 7,000 isla at 81 provinces ng Pilipinas, ilan ang napuntahan nyo? Nakita nyo na ba ito? From the cleanest lake to the cleanest spring, i-reveal na namin. Malinis ang tubig. Malinis ang tubig. Malinis ang tubig. Perfect during summer. Eto, nasubukan nyo na ba? Iba't ibang adventure na talagang makapigilin nga. Surfing sa ere? O magpadaus-dos mula sa bundok? Choose your thrill! We can have one entire episode of just zip lines kasi halos lahat yata ng zip line na-experience na natin. But this one is different and I like it. Eto, natikman nyo na ba? Samot saring mga pagkain kakaiba man ang itsura, panalo naman sa panlasa. Isto ang nakalalason daw, shell na tingpipiso at pati siluso. Lahat pwedeng subukan. Hindi siya lasang liver. Hindi siya lasang balut. Yes. Sino nga pala ulit ako? Ibibigay ko sa inyo ang mga karanasan na talaga namang Pinoy na Pinoy. Walang tatalo sa handog ng Pilipinas, Beheros. Kung natatangin rin lang naman ang usapan, isang lawa sa Coron, Palawan, nananatiling sarado sa publiko. Hindi lang dahil sa kakaibang ganda, pero dahil sa grado raw ito. Kapag sinabing Coron, Palawan, maatik na hindi palalampasin ang kayangan. Tinigurian lang naman itong cleanest lake in Asia. Saan ka pa? Ang tubig dito ay magkahalong tubig tabang at tubig alat at tinatawag na brackish water. Sa sobrang linaw, kitang-kita hanggang ilalim. Akala mo tuloy mababaw lang kahit malalim talaga to. Kasi yung mga sagradong lugar, katulad ng kayangan, bali inirerespeto namin noon yung kayangan, pero nakita namin na na isa sa makakatulong doon sa aming tribo, kaya ibinukas namin doon sa turismo para makapunta dyan yung mga turista. Para makatulong doon sa aming membro na mayroon kaming populasyon na 600 families. Pero alam niyo ba na hindi ito ang nag-iisang lawa sa isla? Sa katunayan, may mga isla rito sa Coron na hindi pa raw nararating ng mga turista. Binabantayan daw ang mga ito ng mga tagbanwa na nakatira dito. Maswerte tayo, Beheros, dahil tayo raw ang kauna-unahang tagalabas na makasisilip sa isa pa sa mga sagradong lawa ng mga tagbanwa. Para marating ito, kinakailangan tawirin ang kabilang dulo ng Kayangan Lake sa kain ng balsa. At kapag narating na sa Pampang, it's trekking time! Tanda na wala pang tagalabas na nakapapasok sa lugar. Kinakailangan pang magtabas ng mga halaman para magkaroon ng daan. Matarik ang daan paakyat at mabato naman ang pababa. Makalipas ang halos isang oras ng pag-akyat sa bundok, sa wakas, narating na rin namin ang sinasabing sagradong lawa. Ang tubig nito kasing linaw ng Kayangan Lake pero hindi ito maalat. Malamig. Tapos, pag sobrang linaw yung tubig, kailangan pag lumuhay ka ba na rin? Para kang may wet belt na pahuba ka. Pero siguro tabang yung tubig. Ang paligid daw ng lawang ito ay pinamumugaran ng mga ibong balin sa sayaw na ang pugad ay kinokolekta ng mga tagbanwa para ibenta. Ginagawa naman itong bird's nest soup sa ilang restaurant. Isa pa ito sa mga dahilan kung bakit pinag-iisipan nilang mabuti kung bubuksan nila ang lawa sa publiko. Baka raw kasi mabawasan o mag-alisa na ang mga balin sa sayaw kapag dumami ang mga bibisita rito. Ang malinaw na tubig mula sa bukal? Pwede rin daw inumin? How clean? Ang hidden gem na ito, syempre, ibabahagi namin sa inyo. Let's go sa tinaguriang cleanest at clearest spring ng Huban, Sorsogon.
Basic ang 15-minute habal ride sa ganda ng nadatnan namin. Ito ang tangke Nature Spring. Pero bakit nga ba tinawag itong tangke? Bakit nga kasi tangke? Gulo-gulo-gulo ka sa kabila. Yan. Bakit nga matangke? Bakit ka ganit parate? Kumain naman yan. Kumain din yan. Ay, blood. Oo nga, alam ko kanina nyo pang tinatanong sa sarili nyo, bakit nga ba tinawag itong lugar na tangke? Feeling ko, sir, pag tangke kasi, tangke ng truck. Tangke ng truck? Parang di pwede dahil bakal. Ikaw, Jeff, tangke. Siguro, sir, ano yan? Pakiwari ko, ano, dahil ano, tangke, ipunan. Ipunan ng basin. Basin ng tubig. Pwede. Pwede. O kaya masyado silang mababait. Pwede sila magpasalamat. Thank you. Thank you. Nakuha ko doon sa host namin kanina yun. Ganyan. Thank you. Buti na lang, nandito pala yung may-ari. Ang favorito sa tangke nyo. Apo, para po matigil po ang kalukuha namin. Buti na lang, dumating ko kayo kasi talagang kamot ulo ko kami. Nay, bakit nga po bang tinawag niyong tangke itong napakagandang lugar nyo? Kasi ganito po yun. Natawag po yan tangke kasi yung mga ninuno po namin kumukuha ng tubig inumin. So, safe water to drink po yan hanggang ngayon po. Hanggang ngayon? Yes po. Kahit uminom po kayo ngayon, safe po yan. Confirmed! Talagang napakalino ng tubig. Refreshing. Talagang tubig. Malinisan tubig. Malinig ang tubig. Ay, perfect during summer. Pagkatapos ng mga water adventure, syempre, the best ang food trip. Sa dami na nga ng ating natikman, ito kayang isda na nakalalason daw? Kakayanin ko kaya? May tuna naman. Tilapia. Meron namang lapu-lapu ba? Ah, dito pa yung napili mo? Ah, kasi di ba? Tinik-tinik ko! Mas masaya kasi pag exciting yung dish na kakainin natin. Okay. Yung pinaghihirapan mo ng lutuin bago kainin. Para kumakain ka ng crab, kailangan mo tanggihin. Yes, di ba? Okay. Oh, man. Ganun. So, this is a porcupine fish. Yes. Hindi masyado ito nakikita sa mga restaurants dahil, di ba, hindi siya masyado talagang kinakain? Actually, kasi normally? Sa mga naglalaot talaga, sa mga fishermen, hindi talaga siya hinuhuli ng pasadya. Okay. Parang nagkakataon lang na meron. Nakukuha sa net. Yes, nakukuha. Or minsan, nakikita nila sa dagat. Interestingly, yung panghuli dyan, kapag napatay nila, lumulobo kasi yan. Correct. So instead, naiangat pa nila sa dagat, hinahayaan nilang mag-float. Tapos, kukunin na lang nila. Oo, ganon. Yabut-yabutan kung tawagin ito rito sa Zambales. Para mas madaling tanggalin ang mga tinik ito, kailangan muna itong pakaluan. Para in sa panlasang Pinoy, iluluto ito sa gata ni Jan. Okay, yan na. Yes. Tigil muna natin to, Bieros. Mahigit 20 dishes na gagawa sa tagpipisong shellfish. Pero ang seashell na ito, nanganganak daw ng maliit alimango. Anak ng tuhoy nga ba ito? Sa bayan ng Talisay, masaganan nilang naaani ang shellfish na kung tawagin ay tuhoy. Marami kasing bakawan sa lugar kung saan ito ay nabubuhay. Tulad na lang dito sa Barangay San Nicolas. Pinaka-accessible for them is tuhoy kasi every low tide, kahit saan dito sa area sa Nipaan or dito sa mangrove, nakakakuha sila. Si Nanay Bebang, 10 years old pa lang, nangunguha na ng tuhoy. Kaya naman ito na rin ang nakalakhang gawin ng kanyang anak na si Floribel. Importante yun sa akin, manguha ng tuhoy. Kasi noong nag-aaral pa ako, minsan yun ang ginagawa kong pambaon sa school. Nangunguha na ako Saturday and Sunday. Para ibinibenta, pag Monday to Friday, may pambaon na ako. Kung dati, naibibenta ng 20 pesos ang 100 piraso ng tuhoy. Ngayon,
piso kada piraso na ito. Kapag konti ang nakukuha ang toy ni Floribel, imbis na ibenta ay inuulam na lang nila ito. At ang all-time favorite niyang luto, ang specialty ng kanyang nanay Bebang na sinabawang tuhoy na may miswa at patola. Yan. Sige na natin yan. Oo, tama si nanay. Hindi na kailangan maglagay ng asin. In fairness, alam mo na sabi ng pagkaluto ni nanay, alam niyo na yung combination ng miswa. Pati patola, great combination. It tastes fresh, even though it's salt water, but salt water fresh. At definitely walang lansa. Pero may iba pa silang luto sa tuhoy. Not one, not two, but 20 dishes pa! Wow, Anli! At ano naman to? Ang tuhoy, nanganganak daw ng maliit na limango? How true? Looking for putok-batok? Sagot na raw ng Bulacan ang inyong craving. Hindi siya lasang liver, hindi siya lasang balut. Pero, add to cart pa rin ba kung ang putok-batok, imbis na crispy, creamy daw ang lasa? At sa inahing baboy lang daw nakukuha? Ano yan? Alam mo, first time lang akong nag-feature at actually nakarinig na yung mammary glands, I guess, ng inahing baboy ay niluluto pala. Actually, matagal na. Matagal na nga. Ako, ngayon ko lang kasi narinig eh. Okay po. Kasi, ano lang siya, familiar lang siya talaga sa bayan mismo ng Bukawi. Actually, yung mga karating bayan namin, hindi rin nila alam. Hindi rin nila. So, dito lang talaga siya mabili at okay. Nabibili. Tatlong oras itong pakukuluan. Saka medyo patutuyuin muna bago yung deep-fry. Very unique yung... Exotic. Isa siya sa mga exotic food. Is it? Okay. Yung iba, lasa nila balot. Yung iba naman, lasa nila atay. Simple lang, pero palung-palo kaya ang lasa? Parang siyang kimchi. Kimchi. Hindi yung parang kimchi. Kimchi! Hindi siya lasang liver. Hindi siya lasang balut. Anong lasa mo? Wala siyang kalasa. Wala siyang kalasa. Wala siyang lasa. Kulang ng MSG. Hindi! Wala akong ma... Walang ka-resemblance. Wala akong maisip na pagkain na... Kalasa. Wala po eh. Akalain yung 17 years na nilang hinahain itong sinuso. Ulaman o pulutan, patok na putok-batok yan. Kamusta kaya ang lasa ng sinasabing nakalalaso na yabut-yabutan? Sarap siya. Kalain na may anghang. Mm-hmm. Lansa is very tolerable. Okay. No, I'm like willing to eat this talaga on a regular basis. Okay. It reminds me of crocodile. Tama eh, parang chicken, hard fish. Ganun yung ano eh, yeah, crocodile. Yeah. Parang siyang tendon. Yes, knitted. Yes. Kalap siya. Thank you. I gotta say, winner. Kamangha-manghanga naman ang Chocolate Hills ng Bohol. Eh, natanaw niyo na ba ito mula sa ere? Kung hindi pa, aba, tara na. As you know, Chocolate Hills, very iconic symbol of Bohol. It's been a while since we last saw these beautiful Chocolate Hills. Na ngayon ay green. Nice weather. Couple of, I don't know, 100 plus steps to reach the top because what we're gonna do is try out their new rides. Zipline? Pass. Bike tayo patawid sa kabila. Ikaw, kamusta? Ayos ba? Hindi. Parang World War II outfit ko ngayon. But okay lang. Laban lang tayo. Ay pa. Kaya. Pero ito na nga. Time to catch the waves habang nasa ere. Thank you.
First time natin ginawa yun. First time natin, isip ko, meron ba ditong tubig? Di pala wave runner nila ay zip line, pero may surfboard. So it's pretty much like a zip line, wherein syempre may harness ka. Harness. Pero nakaapa ka lang sa board. So it's pretty much like surfing, pero nasa Erica. Parang ganun. Stig. So just a couple of seconds. It gives just a different twist lang when it comes to ziplining. And you know naman, ziplining feeling ko, we can have one entire episode of just ziplines. Kasi halos lahat yata ng ziplining na-experience na natin. But this one is different and I like it. Thrill ba ka mo? Kakasama kayo sa slide ng Santa Catalina sa Negros Oriental? May habang 360 feet, pero not a smooth slide, kundi isang rough ride. Dahil ang sasakyan at papadausdusan, gawa sa mga sanga ng nyog. Ang native slide na ito, gawa sa palwa o palapa ng nyog. Habang ang sasakyan pababa, isang sled na gawa naman sa kawayan. Para safe po tayo sa ating ride, kailangan pa rin itong mag-helmet at mag-seatbelt. Magpapadausdus ka lang naman pababa ng bundok. Susisiw! Dragged us back, which was really good. Ang ganda ng timing. Nice. O, diba? Kineri! Kung hindi pa solve, bet nyo bang sumakay sa go-kart? Nagawa naman sa kahoy at ang preno. Diba? Ito ang taltalak ng Kalinga. Ang taltalak ang version nila ng go-kart. Gravity-powered pa. Huwag lang kalimutan ang prenong tipa para hindi magdediretso pababa. So, kala mo madali. Pero kapag medyo nag-gaining momentum dahil nga, I guess, medyo mabigat yung daladala mo, ano? Kilo-kilo yun ng sako-sako yan ng firewood. Bilis na! So, inisip ko, okay, at least meron akong stick para makabreak ako. Kuha ka stick. Ah! Tok! Tanggal yung stick. Nabali. Oh, Lord. So, ginamit ko na lang dalawang pa ako. Pero nakakatakot niya. Kasi baka, like, nag-work naman. Ala Flintstones yung pagka-break ko, no? But, medyo, dahil hindi ganun ka-stable yung firewood, nawala yung balanse ng mismong aking, mismong vehicle ko, which is called, ano? Taltala? Taltala. Yeah, taltala. So, yun. I mean, ikaw pupunta kayo dito. Try everything. Kahit hindi ka 13 to 16-year-old bracket. Shut everything. It's really fun. But at least, you know, you can bond with the locals. Dating transportasyon ng kahoy, na ngayon para sa mga bihero, nakakaaliw nga naman para sa lahat ng edad. Dito sa Camarines Norte, ang tuhi daw, nanganganak ng baby alimango. Kapag po yung maliit sila, yan po yung itsura nila. Opo. Nasa loob. Nasa loob siya. Nasa loob kasama nito, sir. Sa loob. Pero yan po kapag bata pa sila? Opo, parang alimango nga, sir. Kaya hindi ka para paniwala. Kahit sino, sir, hindi naniniwala dyan na ganito ang anak ng tuhoy. So, meron po siyang mga paa? Opo. At meron din siyang parang sipit? Sipit, sir. Na parang pang alimango? Opo. Tapos yung kapag tatanda na ho sila? Pag konser, pag yung handa na silang lumabas dyan sa ina, oo. Naalis na po ang sipit at saka yung mga paa niya. Parang baliktad po, no? Dahil kailangan mo po ng mga paa para gumalaw. Opo. Pero pag tumatanda na po sila, mawawala na po sila. Yung sir, yung balat nilang yan, nagagawa ng ganito na. Titigas na po yan. Titigas na po yan, sir. Lalaki ng lalaki, titigas na yan. Inalam namin kung totoong ang nanganganak ang tuhoy, pero ang sagot, hindi. Ang napagkakamalang anak ng tuhoy, isa palang parasite na nakikitira at nakikikain sa tuhoy. Sa ganda, saya at kulay, talaga namang natatangi ang Pilipinas. Kahit ako mismo, sa ilang taon ko ng pagbiyahe, napapasabi pa rin ng, meron pala nito sa Pilipinas? Nakamamangha, nakaka-proud, yan ang Pilipinas.